guys, it's me, Teacher Ina, and welcome back to my channel. Ayan. So, it's been almost a month the last time I uploaded a video, pero I think this time I will be trying my best na maging active. And so, kung bago ka pa lang na nanonood dito sa YouTube channel ko, welcome to my vlog! And don't forget to hit the subscribe button and the notification bell beside it so you will be notified every time I upload a video. And so for today's vlog, as you can see naman dun sa title, I will be sharing yung strategy ko, how I cleaned my white shoes. And so, kasi nag-upload ako ng picture ko sa Facebook ng before and after ko dun sa shoes ko. Kasi meron akong isang bagong sapatos, ayan po, na sadin din natansigan siya ng ketchup. And I was really frustrated how I'm going to clean it. Pero ginagawa ko na talaga yung paglilinis ng sapatos na to. Same process. Kaya lang kasi nitong mga nakaraan, tinamad ako. That's why pinagpaubaya ko yung sapatos ko sa naglilinis talaga ng sapatos. Kaya lang medyo pricey kasi for one pair of shoes lang. So, ayun, hindi na po ako nag-atubiling mag-makeup or mag-prepare ng self, maligo. Dahil maglilinis lang naman tayo ng sapatos. So, ayan po. Nandito pa tayo sa kwarto ko and later punta na tayo dun sa kusina. Ayan. So, ganito lang po tayo ngayon. Mukha po tayong basura, no? Ito yung mga kailangan mo. So, of course, your white shoes, toothbrush, and then tissue, and Ariel na powder soap. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyo ang sabon, pero usually, Ariel talaga yung ginagamit ko kasi nga white. So, let's get started. And so, for the first step, syempre, kailangan tanggalin mo muna yung sintas ng sapatos mo. First time ko tong lalaban since 2018 nung pumunta kami sa Taiwan yan. So, ito yung binili kong sapatos doon and ngayon ko lang siya lilinisan kasi kung nakita nyo naman doon sa mga pictures, sobrang dumi na niya and yan. And mostly, yung mga sapatos ko is white talaga. Hindi ko alam pero nangangata lang buong katawan ko every time na makakakita ko ng puting-puting sapatos. The next step, syempre, hindi ko alam kung ganito rin yung ginagawa ng iba. But this is how I clean my shoes. Ayan, binabasa ako ng buong buhok talaga siya. Pero usually, kapag yung mga sapatos ko na parang lilinisin ko lang siya dito sa part na to, ayan, hindi ko na binabasa ng buong buhok. So, let's get started. Guhanin mo yung toothbrush. Ayan, basain mo. And then, yung powder. Ayan, and then start cleaning. And so, mas prepare ko talaga na naglilinis ng sapatos dito sa lababo kasi hindi masyadong hassle pag nasa CR, kailangan mo pang nakaupo ka or what. And then, ang ginagamit ko din na panglinis talaga or pang sisil is toothbrush para hindi siya ganung strong yung bristles. Bristles ba? So, sisilin mo lang siya ng sisilin hanggang sa ma-achieve mo yung color or yung linis na gusto mong ma-achieve. So, usually ano lang naman to eh, basic lang. Kung paano ka maglinis ng sapatos, yun lang, sisilin mo lang. Itong isa, habang iniintay pa natin, habang nililinis ko pa itong kabilain. So, ito na yung nililinis ko as of now. Ito, bababaran ko na siya ng powder para habang tumatagal, na-absorb na yung sabon.
Pero talagang linis na linis. Okay, ayan. So, tapos ko na siyang sabunin. Ayan, tapos ko nang i-brush yung mga maduduming part. Ayan, so. So, ang ginagawa ko kasi is talagang sinisisil ko mabuti. Pero, handle with care. Okay, kasi yung mga shoes naman natin ay hindi lang yung magkano dyan. Ayan. Tapos, kapag inalawan nyo, kasi pag may madulas na part, doon sa part ng sapatos niya. Kunwari, ito, itong sa medyo may dila ng sapatos, itong part. Pag hinawakan mo siyang ganito, okay, tapos may madulas, ibig sabihin, may sabon pa siya. Yun yung nagkukos ng yellow stain sa sapatos. Kaya make sure na pigain mo mabuti yung mga part na nilagyan mo ng sabon. Kasi ganun yung nangyari sa sapatos ko before, yung first na white shoes ko. Kasi dati, basta na lang makasapatos, basta na lang makalaba, basta malinis. Kasi yun, hanggang sa nare-realize ko, yun yung nagkukos ng yellow stain. And so pag nafe-feel mo na parang medyo maganit na, and parang medyo doon na yung tunog. So ibig sabihin, wala na siyang sabon. Ayan. Make sure na kahit gano'n kayo katagal mag-unlaw dyan, sigo, go lang. Take your time. Basta malinis na malinis or tanggal na tanggal yung sabon na inilagay nyo doon sa sapatos. Ito yung finished product. Ayan, kapag nalabhan mo na siya, ganito, and then ito yung before niya. Girl! So, gagawin ko lang tong isa, tapusin ko lang yung paglilinis ito, and then proceed na tayo sa susunod na step. So, yun. Ayan, so, tapos na ako linisin yung dalawang shoes. Ayan. Yung shoes, and dito na tayo sa final step. Okay, so, diba, kanina, napakita ko sa inyo na we need tissue for this kind of thing. Yung sa paglilinis ng sapatos, especially kapag white shoes yung nilinis nyo. Okay, so ito na nga yung mga nalinis kong sapatos. Ayan, yung isang pair ko ng white shoes. So, kasi yung pagkakamali ko before, dun sa first shoes ko, wala pa akong background about this na ganito pala yung nangyayari kapag ganito mo nilaban yung sapatos mo, ganito mo pinatuyo. Yun pala ang nagkukos ng yellow stain doon sa sapatos. Kaya yung Nike shoes ko, meron siyang yellow stain dito sa parang part na tela. Hindi ko na siya matanggal until now. Okay, so going back. So, itong white shoes natin is i-air dry lang natin. And tulad nga nung sabi ko, pinit tissue. Okay, so kaya sabi ng mama ko, inubos niya ng dalawa kasi yung kapatid ko, ganito ko din. Tinuro ko din sa kanya na huwag niyang ibilad sa arawan yung white shoes niya kasi ayun nga, 'di ba, pag yung white shoes natin na nilinis is meron pa siyang sabon, hindi siya naanlawan ng ayos, tapos binilad sa araw, yun yung nagkakos ng yellow stain kasi ganda ka. Okay, so yung budget ko ng tissue for one shoe, ayan, is isang ganito na isang roll. So 10 pesos lang naman yung isang ganito. Bumili na kayo sa tindahan. Tapos, ang gagawin lang is ganito po. Okay, so ito na yung white shoes. And then, yun, may tubig-tubig pa. Okay. So, ang gagawin mo lang is ibabalot mo yung buong sapatos sa tissue. Ayan, so ganyan. Lalo na yung mga part na may tela siya. Kasi, yung tissue, yung magsisip-sip ng water kasi nga i-air dry lang natin siya. Hindi po ibibilad sa arawan kasi it will make or it will cause ng yellow stain sa shoes nyo. Okay? Kasi alam nyo naman, lalo na yung mga ganitong sapatos is talagang prone siya sa yellow stain. Hanggang loob po, as in, gandun sa pinakaloob niya is lalagyan nyo.
Tapos, hayaan nyo lang. Kunwari, eto. Dito ako sa kusina. Iwan nyo lang dyan sa baba o dun sa kwarto nyo. Pwede na din yun. So, siguro, ano na, budgetan nyo na lang siya ng tatlong tissue para dun na sa dalawang shoes. Sige, sino naman. Kesa naman, magbayad ka pa ng 250. Kasi, pwede ka namang magpalinis ng shoes. Tulad nung ginawa ko nung nakaraan. I pay 250 sa isang pair ng sapatos. Kasi nga, ayan, isang pagod sa work. Kasi nung nitong nakaraan, last 3 months, full day yung pasok ko. Kaya parang sobrang nakakatamad, nakakapagod. So ngayon, maraming time. So kung wala kang time, magpalinis ka na lang ng sapatos. Ayan yung friend ko na naglilinis ng sapatos. And sobrang okay talaga yung performance niya when it comes to cleaning white shoes. Ito na yung finished product. Ayan. Kapag naibalad mo na siya sa tissue, hanggang loob talaga, as in, siksikin mo siya ng tissue as much as possible. So, ayan. Tapos binalot ko lang siya ng buong buo para hindi maghiwala yung mga tissue na nasa loob. So, gagawin ko lang itong isa and I'll be right back. A few moments later. Ito na yung sapatos. Ayan, dalawa na silang naka-tissue. Nakabalot sa tissue. And then, pututuyuin lang natin siya for 2 to 3 days. Ayan, so, siguro tingnan-tignan nyo na lang. So, today is, ano bang araw ngayon? Saturday, February 29. And then, ayun, so Saturday. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Tuesday. Ayan. So babalikan natin. So balikan na lang natin siya after 3 days para ma-sure. So ayun. Ayun, so thank you so much guys for watching this video. I hope nakatulong tong ginawa kong vlog na to para sa mga struggle niyo when it comes to your white shoes. So ayun. Don't forget to follow me on my social media accounts at Ina Creer on my Instagram, Ina Creer on Facebook page, and at Sweetie Ina on my Twitter. So, comment down below kung may gusto pa kayong gawin ko sa channel ko na makatutulong sa inyo. So, ayun. Thank you so much guys for watching. Bye! See you on my next video. One eternity later. Ayan. So, guys, kung makikita nyo, ito na yung finished product. Hindi pa naman siya totally finished product, pero yung after 2 days to 3 days niyang na hinayaan ko na nakababad lang siya. Ayan. Kung makikita nyo, may mga yellow part dyan. So, ibig sabihin, yan yung sasabon. Ayan, tanggalin natin para makita nyo yung naging result. Ayan, basa-basa ko na siya.